ng tabi-A. Bago tayo mag-start sa ating tabi, ito po yung nanalo ng 50 pesos low dun sa nakaraan natin live. So, siya po yung nanalo. Hindi ko na po siya na-post sa Facebook. I'm planning talaga na i-sabihin dito sa next video ko. Kaso, medyo natanggalan tayo nag-upload kasi medyo busy tayo mga ka-BA ngayong week na ito. Thank you sa mga nakaintindi tsaka sa mga nag-wait kung sino yung nanalo ng 50 pesos load natin dun sa nakaraan na bunot ko, hula mo, game natin dun sa ating YouTube live nung nakaraan. So, yan po yung nanalo. Congrats po sa nanalo. Today po, meron po ulit mananalo. So, meron po akong na-ready na games para sa inyo mga ka-BA. Meron po akong na-ready na question dito sa video na to, which is kailangan nyo sagutin. At dun sa dulo po ng sagot nyo is lalagyan nyo po siya ng hashtag LairLoad. Tapos, i-random pick po ulit natin kung sino yung mananalo ng 50 pesos load. So, gagawin po natin yan every video upload. Kasi, marami pong nag-aabang ng mga pag-games sa mga videos natin. So, i-make sure ko na meron kayong pang YouTube, meron kayong mapapanalunan every video natin. So, mga ka-BA, po pwede nyo itong i-convert into cash kasi through GCash ito. So, kung mananalo kayo, po pwede nyo sabihin sa akin na cash na lang siya or load. So, pwede naman po yun. So, i-announce po natin yung mga nanalo every video upload para masaya tayo, para lahat nag-aabang dun sa mga palaro natin. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, hello mga ka-BA, my name is Claire and welcome to my work from home story. I'm making videos about online home-based job kung saan I'm helping my viewers to start working from home. So, if you wanted to know more about ideas and tips about online home-based job, please consider subscribing and click the bell button para ma-notify ka kaagad if we have new video upload. So for today's video mga ka-BA, we're sharing another online home-based job at ito ang lead generation. So i-discuss po natin dito sa video na to kung ano ba ang lead generation, saan po pwede mag-apply, at kung magkano ba ang salary rate if you're going to work as lead generator. If you wanted to know more about lead generation, so keep on watching. Sa mga hindi pa nakakaalam, nakagawa na po tayo ng video about lead generation. So, marami pa rin po akong nakikitang comment na hindi po maintindihan kasi hindi po natin na-discuss talaga kung ano ba si lead generation. Kung gusto nyo naman pong balikan yung mga videos na yan, lalagay ko po siya dito sa I button para mas madali mo siyang maintindihan step by step. So, ngayon po, i-discuss ko po sa inyo, sino ba si lead generation? So, ano ba ang lead generation? So, lead generation is a method to collect leads. So, 90% po ng ating client na nag-hire ng lead generation, may kasamang calls like sales calls, warm and cold calls. So, sino ba yung tinatawag nilang lead? A lead is a person who has expressed interest in the product or services that the company offers. Sila yung mga tatawagan mo or sila yung magiging customers mo. So, how do we collect leads? So, nabanggit ko na po sa inyo, meron po tayong other ways to collect leads, which is dun sa LinkedIn at Yellow Pages. Nagawan ko na po siya ng video. Pwede nyo po siyang balikan dito sa I button. Nilagay ko na po siya dyan. Check nyo na lang po. And then, ngayon po, meron po tayong other ways kung saan you can generate leads for free and super easy. Nung last time, mga ka-BA, nung nag-generate ako ng leads kay Yellow Pages, nagkaroon ako ng problema, which is nag-forbidden siya. So, siguro mga one week, ganyan siya. So, sabi ko, saan ako po pwedeng mag-generate ng leads na for free, tapos easy? So, naghanap ako. So, napansin ko, ay, nakalimutan ko, Google pala has everything. So, ibig sabihin, lahat kay Google meron. So, I try to search kung maganda ba si Google into lead generation. So, yes po, maganda siya. So, ito, isha-share ko sa inyo yung screen ko para makita nyo. So, ayun mga ka-BA, meron tayong magsasample ako sa inyo ng leads or zip code na ipapakita ko sa inyo. Actually, parang same rin siya kay Yellow Pages kasi makikita mo rin lahat ng businesses. So, itatype lang natin dito to. Sa sample natin itong Broward
county o kaya tong 28403. Kunyari meron na tayong zip code. Na-discuss ko na rin naman yan. Kung naguguluhan kayo, pwede nyo balikan yung mga videos ko about lead generation. So ito, kunyari itong 28403, ito yung gusto ng client natin na kunin na leads. So ayan, i-click natin siya kung mayroon bang lalabas na mga cities. So ayan siya mga ka-BA. So ang gagawin nyo na lang is i-click nyo na lang itong more places. So dito sa more places, makikita nyo na siya mga ka-BA. Make sure nyo na lang pag kumuha kayo ng leads, S28403 yung zip code na nakalagay. So, open lang natin to. Mag-open tayo. Che-check lang natin. Medyo mabagal yung internet. Pag umaga, mabagal talaga yung internet. So, ayan mga ka-BA. So, ito 28403. So, ibig sabihin, kung pwede ko rin siyang ilagay dun sa aking yellow, sa aking spreadsheet. So, ibig sabihin po, pwede ko rin siyang tawagan kasi meron din siyang phone number, meron din siyang address na po pwede kong i-confirm na lang kay client. So, same din siya kay Yellow Pages. So, ayan lang mga ka-BA, yung easiest way to generate leads kay Google. Mas madali siya, tapos free pa siya. So, hindi mo na kailangan bumili ng leads mo. Kung nagkakaproblema ka ngayon kay Yellow Pages, magagamit mo si Google as other reference to get or to generate your own leads. Saan naman tayo po pwedeng maghanap ng lead generation job? So, pwede rin tayo mag-search sa Upwork at online job .ph. So, tatry natin mga ka-BA maghanap ng lead generation na lead generation lang talaga yung kailangan nila without calls. Pero usually talaga pag naghanap ka ng client or gusto mong mag-work into lead generation, may kasama talaga siyang calls. Check natin sa Upwork kung makakahanap pa tayo ng lead generation na walang calls. At check na rin natin kung magkano yung rate nila sa ganitong trabaho. So mga ka-BA, ito yung Upwork natin. Tatry natin mag-search ng lead generation. May mahanap tayong lead generation na walang calls. Hindi required ang calls. Yung parang magagathered ka lang ng leads or kukuha ka lang ng leads. Tapos ilalagay mo lang sa Excel mo or sa Google Sheet. So, check natin. Sana meron tayong mahanap para may mapakita ako sa inyo. So, medyo mabagal yung internet ko. So, ayan mga ka-BA. So, dito try na lang natin tong ano ha, tong una. So, meron nang nag-submit ng 15 to 20 proposal. So, marami na talagang nag-a-apply. Pero, hindi pala yun yung una. So, medyo malayo pala tayo. Wait lang. Balik natin ha. So, yung sinearch natin, lead generation. Ito siya mga ka-BA yung una. So, click na lang natin ha. Verify naman na. So, meron na nag-submit ng 10 to 15 ng proposal nila. So, marami nang nag-submit. Same, dami nang nag-a-apply mga ka-BA. So, kailangan kayo din mag-apply na. So, ito, lead generation. Innovative Acrylics is looking for an experienced lead generation professional who can deliver measurable success. Our ideal candidate is a highly motivated, excellent communicator who can work well within an energetic, friendly team. Your primary focus will be to develop and deliver a healthy lead generation program. Research and identify prospects and nurture leads to create sales opportunities to funnel to further stages of the sales process. Excellent research skills. So, yun, naturo na natin yung kung paano mag-generate ng leads or mag-search ng leads. And a proactive nature and essential to help build our client base by identifying those clients that are the perfect fit for innovative acrylics services. So, 30 hours per week. So, ibig sabihin parang 6 hours per day ka kung Monday to Friday ka mag-work. So, the project based to, so more than 6 months. So, make sure na naintindihan nyo or may good understanding kayo into lead generation or yung mga naturo ko sa inyo. So, make sure na balikan nyo yung mga videos natin, mga ka-BA, about lead generation para magkaroon na kayo ng idea or magkaroon kayo ng communication dun sa client nyo na
I have an idea with this kind of jam. So, ito mga ka-BA, hindi naman niya sinabi na magko-calls. Pero ang sinabi niya dito is research skills and proactive nature or essential to help build our client base by identifying those clients. So, ang B2B is business to business and B2C is business to consumer. So, yon mga ka-BA. Outbound sales, B2B marketing, prospect list, lead generation, CRM entry, CRM. So, yan mga ka-BA. So, feeling ko, siguro meron pa rin beat na ano dito ha. Meron pa rin tayong calls na mangyayari dito. Pero just to make sure, dapat mag-aral na rin kayo ng mga, or yung mga calls natin, like yung appointment setting, para aware na rin kayo if ever na ganito yung gusto ni client na merong magre-research ka lang ba? So, confirm nyo kay client kasi hindi masyadong na-disclose dito na you need to make calls. So, dito ang range natin na makukuha mga ka-BA is, so sabi dito, 34.98 hour average hourly rate paid. So, yun daw yung pinaid niya. So, hindi natin sure kung ito ba yung total na binayaran niya dun sa naging agent niya or ito yung ano. Hindi ko rin alam, sure. Pero, siguro, kung ganito yung rate niya, kung 34.98, malaki, di ba? Yung rate na binigay niya. So, kailangan talaga intermediate yung level mo or meron kang understanding into this lead generation job. So, mag-check pa tayo mga ka-BA ha kung meron tayong mahahanap. Ito. Find sell leads in Singapore market. So, ito mga ka-BA, hindi niya rin dinisclose kung merong ano. Pero, titignan na lang din natin yung kung ano yung description niya. So, dito mga ka-BA, peaks $5 per hour. So, okay na siguro to kung mag-generate ka lang ng leads. So, sabi dito, data entry, list building. Ito mga ka-BA, sure ako dito, wala itong calls. So, ibig sabihin, you can get $5 fixed price daw. Kailangan na lang natin malaman kung ito ba ay hourly rate. So, dito, $8 per hour average hourly rate paid daw, sabi niya dito. So, siguro dito, per project, tingin ko ha, per project siguro to. So, yan mga ka-BA, feeling ko maganda na rin naman tong rate na to. Kung if ever ha, yung $5, kung mag-generate ka lang ng leads. Kasi sobrang easy lang naman itong pag-generate. Kung dalawang oras, maka 500 ka, kung magkano yung gusto niya lang makuha. Or ilan lang yung quota niya. So, make sure mga ka-BA, pag nag-submit kayo ng proposal, tapos nakausap mo yung si client, i-verify nyo mabuti kung ano yung, kung magkano yung rate ha. Hindi lang basta-basta oo kayo na magtatrabaho, tapos hindi nyo alam yung rate. So, make sure to ask yung mga importanting details kung kumukuha kayo ng client. So, ayan lang mga ka-BA. So, make sure, when you are applying for a job, iche-check nyo mabuti ha. Iche-check nyo kung ano yung mga description niya, kung pwede ba kayo doon or hindi. Pero, habang ngayon, habang naghahanap kayo ng client nyo, upskill your skills. Ayan mga ka-BA, yan lang kung paano mag-apply ng lead generation at maghanap ng gantong trabaho. Kung nagugulahan pa kayo, if you have a question, and kung may suggestion kayo, feel free to comment below. I'm happy to help you. Sa dami-dami na ngayon na nag-a-apply ng trabaho online dahil napaka-in-demand na ito ngayon, because this is your way to have a freedom, either financial freedom or you're going to spend more time with your family. Plus, you can work in the comfort of your own home. Sino man naman ang ayaw magtrabaho na nasa bahay lang, diba? So, make sure mga ka-BA, aralin nyo mabuti kung ano yung niche na gusto
niyo. Kasi kung if ever man na, kunyari, lead generation talaga yung gusto niyo maging trabaho na mag-start into online home-based job, make sure na aral niyo siyang mabuti. So, sana nakatulong itong video natin para mas maintindihan niyo kung ano ba si lead generation. So, yun lang. Until my next video. Thanks for watching. Bye! Hi mga ka-BA! Gusto mo bang makanood ng another tips, ideas, and experiences about home-based job? I-click mo na ang subscribe button at huwag kakalimutan din i-click bell button para ma-notify ka pag meron akong new video upload. Thanks for watching!